In today's episode ay muli nating ipagpapatuloy ang part 2 ng kababalaghang dala ng isang specific na modification na inilagay sa loob ng specific na laro, none other than The Elder Scroll Morrowind, kung saan ang modification ito ay binago ang buong laro to the point na maraming mga bagay ang hindi kasama sa loob ng larong ito. May kababalaghan o misteryo nga bang dala ang larong ito? Yan ay ating aalamin. Kaya naman, let's start the video. Papatuloy ang kwentong ito tungkol sa isang nerd guy na minsan ang nakarating sa dulo ng The Portrait Room. Ang nerd guy na ito ay natuklasan ang koneksyon ng mga bituin sa kalangitan at ang The Portrait Room. Ngunit hindi alam ng nerd player na ito kung anong eksaktong taon magbubukas ang pintuan sa The Portrait Room. At dahil nga dito ay nilaro nito ang Morrowind sa loob ng 24 hours nang walang pahinga. Dito ay may kakaibang ginawa ang The Assassin na hindi ine-expect ng manlalarong ito. Out of the freaking nowhere ay bigla itong bubungad sa harap ng screen mo at sisigaw ng nakakilabot. At saka aalis ng napakabilis. Ngunit wala pa rin pagbabago sa pintuan ng The Portrait Room. Upang maunawaan kung ano ang tinutukoy na The Assassin, I highly suggest na panoorin ang part 1 ng video ito. Para i-summarize, may isang specific na mod na tinatawag na JVK1166Z.ESP na maaring ma-download. However, ang modification pa lang ito ay nababalot ng maraming kababalaghan, mga misteryo na dapat hindi nag-e-exist sa loob ng original version ng Morrowind. Tulad na lang ng nakakilabot na karakter na tinatawag na The Assassin at ang pagkakadiskubre ng isang lugar na tinatawag na The Portrait Room na siyang natuklasan ng nerd player na ito. Dahil nga dito ay muling nagpatuloy ang nerd guy playing the game, not just for one day but for more than 3 days. Hindi tukoy kung nagpahinga ang player sa paglalaro. Ngunit, ayon sa game mechanics ng larong ito, once na magpahinga ka or mag-stay sa isang lugar, ay mag-game over ka at lahat ng pinag-irapan mo ay mare-restart. After ng 3 araw na paglalaro ng nerd player na ito, wala pa rin pagbabago. Hindi pa rin nagbubukas ang pintuan sa The Portrait Room except sa entity na tinatawag na The Assassin. Dahil bawat minuto mo sa laro ay palagi mong maririnig ang nakakilabot na pagsigaw ng entity nito. Unti-unti ring dumidilim ang paligid ng buong Morrowind province. Sa tuwing dadaan ka naman sa mga NPC, lahat ng mga ito ay sabay-sabay na nagsasalita ng katagang Watch the Sky in chorus. Dahil sa dilim ng graphics ng laro, ay nahirapan ng player na ito na makita ang mga bagay sa buong paligid. Except sa isang anino na bigla-bigla na lang tatakbo ng papalayo. Ang isa pa sa pagbabago sa larong ito ay kapag nagtungo kang muli sa the dungeon, lahat ng mga halimaw ay susundan ka. Pupulupot sa katawan mo at sasabay sa paglangoy mo. Nang makarating ang nerd player na ito sa Portrait Room, napagtanto nito na sarado pa rin ang malaking pintuan sa dulo ng hallway. Dahil dito ay tuluyan ng sumuko ang nerd player na ito. Mula nga noon ay nawala na ng contact ang mismong owner ng mortboard sa manlalarong ito. So, ibig sabihin pala nito, batay sa kwento ng author tungkol sa The Curse Game, ay lahat ng ito ay pakana lamang ng gumawa ng mismong modification na JVK mod. Ika nga, wala naman pala talagang dapat ikatakot dito. Ang modification pa lang ito ay totoong sanhi kung bakit nag-e-exist ang mga karakter na dapat wala sa original game. Dahil nga natuklasan ng nerd player na wala naman palang itinatagong kababalaghan ng larong ito, ay ibig sabihin ito ay wala naman pala tayong dapat ikatakot sa larong ito. Right? Well, that's what I thought. After 1 year, ay muling kinontak ng author ng mortboard ang nerd player. Kinamusta nito ang manlalaro kung naglalaro pa ba ito ng Elder Scroll Morrowind, sending his message via an email. Now, ang email na ito mula sa nerd guy ay masasabi kong isa
sa pinakanakakatakot na mensahe na matatanggap mo sa buong buhay mo. And it goes like this. I just got up from a fucked up dream, I think. The assassin shrieked at me, and when I opened my eyes, he was right there, crouching over me. His arms and legs were longer and more like a spider's. I tried to push him away, but when I touched him, my hands went inside, and I couldn't get them loose again like he was made of tar or something. And the message ended like that. Kung ating uunawaing mabuti, ang mensaheng pinadala ng nerd guy sa mismong author ng Modboard, mapag-aalaman natin na nagkaroon ng nakakilabot ng bangungot itong nerd guy. Ayon sa kanyang kwento, nagising siya at nakatingin sa kanya ang The Assassin. Sa totoong buhay, hindi siya namamalik mata dahil nakikita niya itong gumagapang sa katawan niya ng dahan-dahan mula paa hanggang ulo. Ang kamay nito ay napakahaba pati na rin ang mga binti nito. Literal, nakahalin tulad sa isang gagamba. Sinubukan niya itong itulak palayo. Ngunit dumagos lamang ang kanyang kamay sa katawan ng halimaw. At ang kakaiba pa rito ay hindi niya magawang mabunot ang kanyang kamay sa katawan ng entity na parabang na-stack na o naging iisa ang mga kamay nito at ang katawan ng entity. Then, bigla itong nagising at tumingin sa monitor ng kanyang computer. Nakita niya na ang kanyang character ay nasa lugar kung saan siya huling nakarating. Ang lugar na ito ay tinatawag na Corpusarium kasama ang The Last Dwemer na si Yagrum Bagarn. Nang umupo ito sa harap ng computer ay dito nagsalita ang character na si Yagrum Bagarn. Literal na kinakausap ito nang walang dialogue box. Maririnig ang boses nito sa dalawang speaker ng kanyang computer. Ayon sa NPC na si Yagrum Bagarn, wala pang manlalaro ang nakaabot kung saan man na ito nakarating, implying na sobrang layo na ng narating ng nerd player na ito sa loob ng Morrowind. Ayon pa sa character na ito, kailangan lang niyang maghintay ng kaunting panahon at sasabihin niya kung kailan magbubukas ang pintuan sa The Portrait Room. Siya lang ang natatanging manlalaro na nakagawa nito sa kasaysayan ng Morrowind. Then, he woke up for real. Ika nga, isang panaginip sa loob ng isang panaginip sa loob pa rin ng isang panaginip. However, magkakaiba sa paligid ng magising ito dahil although nasa harap ito ng computer, ay nakakarinig ito ng tunog na tila ba may nagtatype sa kanyang keyboard ng kung ano. At ito'y nanggagaling mula sa kanyang kaliwang tenga. Naalala nito na nasa kaliwa ang kanyang laptop at hindi siya sigurado kung nasa loob pa rin siya ng isang malalim na panaginip. Ayon sa aking teorya, ay posibleng nasa loob ng laro ang nerd guy. Hindi isang panaginip, literal na nasa loob ng nilalaro nitong game. Although nasa loob nga ito ng laro, ay nakapagpapadala pa rin ito ng mensahe sa mismong author. Hindi nga lang alam ng author kung buhay pa nga ang nerd guy na ito. Base sa kwento ng author, ang nerd guy na ito ay matyagang nilaro nang walang humpay ang Elder Scroll Morrowind. Ito ay upang lutasin at malaman kung ano nga bang tinatagong sikreto sa likod ng pintuan ng The Portrait Room. Sa katunayan, sa totoong buhay, maraming namamatay sa matinding pagpupuyat sa paglalaro ng isang addictive video game. At posibleng isa na rito ang The Nerd Guy. Walang nakakaalam kung kailan magbubukas ang pintuan sa Portrait Room na tila bagay isang palaisipan at nababalot ng misteryo kung ano nga ba ang nasa likod ng pintong ito. Posibleng tama ang manlalarong ito na sa ating kasalukuyang panahon ay maaring bumukas ang pintuang ito base na rin sa mga constellation na makikita sa mismong kalangitan ng Morrowind. Dapat din tandaan na ang pinapakitang constellation sa loob ng laro ay mas advanced ng ilang taon compare sa ating kasalukuyang panahon. May ilang mga katanungan din na bumabalot sa aking isipan habang ginagawa ko ang creepy content na ito. Tulad na lang ng bakit pilit binabanggit ng mga NPC na tumingala ka sa kalangitan? Bakit habang patagal ka ng patagal at pataas ng pataas sa level ay siya rin pagdilim o pagkasira ng buong laro? May connection nga ba ang
nagdarong ito sa ating mismong hinaharap o ating future. Ang modification ngang bang ito ay nagpapahiwati o nagwa-warning sa atin na may kung anong catastrophic event o sakuna ang mangyayari in the near future. Ilan lamang yan sa mga katanungan na bumabalot sa aking isipan habang ginagawa ko ang content na ito. Perhaps, ang katanungan ito ay kailanman hindi na malulutas. Mula noon, ang kwento tungkol kakaibang modification na ito back in 2009 ay nabalot na lamang ng misteryo. Naging isang urban legend at sa katagalan ay nabaon sa limot. Ang kwento tungkol sa misteryosong modification na ito sa Elder Scroll Morrowind ay isa lamang creepypasta. Ginawa upang magbigay takot at in the same time, mag-entertain. Kaya naman, kung nagustuhan mo ang video nito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng isang likes. Thank you for watching.